Yo, what's up mga kabutingting? Magandang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating Monteng Channel. Yan mga kabutingting, mayroon tayong home service na naman sa medyo malayo-layo nga lang ito sa Matalom, Leyte. At continue ko na lang mamaya mga kabutingting pag nasa Sugod na tayo. At Sugod naman, basunta ng Matalom. So yan, samahan nyo ako mga kabutingting. Yan mga kabutingting, dito na tayo sa nakasakay na tayo ng van. Bukod nyo lang sa aero. Continue ko na lang mamaya pag nasa Sugod na tayo o nasa bato na tayo para hindi masyado humaba ng video natin. Yan mga kabutingting, andito na tayo sa Sugod. So makaantay lang tayo dito ng masasakyan. Yan mga kabutingting, nakasakay na tayo ng bus at ang sinakyan natin ay Metro aircon. Ito yung conductor, wapong-wapo. Nakasabay para ganahan to sila. Aga. At yan naman yung driver. Yan. So yan, continue na lang natin mamaya pag nasa Matalom na tayo. Yan mga kabutingting, andito na tayo sa Matalom. So lalakad lang tayo doon sa puntang pag-home service natin. Tara, continue ko na lang doon mamaya mga kabutingting pag nasa bahay na tayo ng home service natin. Yan mga kabutingting, andito na tayo sa bahay na to. Yung malayo-layo, 1:35 ang pamasahe papunta rito mga kabutingting bago makarating. Bali, tatlong sakay. Yan mga kabutingting, mag-doorbell lang tayo dito. Ay, diyan ah. Ma'am, mayong buntag ma'am. Ma'am, nag-vlog rin ako ma'am, okay rin ma'am? Nag-vlog. Ado po yun pa'y. Oh, hindi man ma'am, na-appel na ganit ka ma'am. Nabuking ka ba? Eh ma'am, good morning ma'am. Ha? Lipstick? Ay, guwapo, manggihapon ma'am. Nag-raster ba? Ay, okay rin magod na ma'am. Ado, hindi ko'y vlog. Ngayon, hindi. Delete, delete. Nablaag na gali, ma'am. Delete lang ito. Asa mo ka mag-agro, dire o dito? Dire lang sila, ahayak, dire lang, ma'am, diya. Oh, dito na lang, dito. Mao, lagi ikaw, babiliyon ka, dito ka naman. No, dire lang, ma'am. May buntag, te. Video, ma'am. Bao, lagi, nag-vlog. Nga nung video ka? Videohan, lagi, aram kakita, kag-foreigner. Sabah, diya. So yan mga kabutingting, ito na yung gagawin natin pero siguro dito sa bahay na to ay ito lang. Pero sabi ni ma'am naman mayroon pa daw iba kasi kung itong dalawa lang, mapupunta lang sa pamasahe ito mga kabutingting. Pamasahe dito 135, balikan 270, pag bali 300. Pero ito, bago natin gagawin, disclaimer lang. Lahat po ng video na aking ina-upload sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi rin tayo dito nagmamagaling. So, umpisahan na natin. Yan, ito yung una nating gagawin mga kabutingting. Ang brand nito ay Matrix pero masasabi ko talaga na China to. Minsan na meron akong nagagawa dito pero hindi lahat. At ganun din yung stand pan. Ang brand niyan ay, ano bang brand nito? Dual or Hanabishi. Yun pala mga kabutingting yan, stand pan. Pero yan convert siguro, pinagawa na rin siguro ni ma'am yan. Pinagawa mo na ma'am? Ito, mataas? Pinagawa mo na yung stand pan? Yan, bago pa umaba ito pa sa kalye natin, nabay umpisaan na natin ito mga kabutingting. Yan mga kabutingting, pagkaganito talaga minsan. Pag ganito minsan talaga mga kabutingting ay inaayawan ko to. Pero tingnan natin kung okay pa yung motor. Yan, kung nakita nyo ay naka number 3 na. So ngayon tester lang natin. At syempre bago natin tester yan, papakita ko sa inyo na okay yung tester natin. Yan. Ngayon tester na natin. Yan mga kabutingting, wala siyang reading or power. So ito mga kabutingting ay wala na to. Hindi ko na to gagawin. Hindi ko ito gagawin mga kabutingting kasi minsan ay hindi ito tumatagal. Ito, magawa ko man ito, pwedeng hindi mapapakinabangan ng may-ari. So doon tayo sa isa.
Yan, dito tayo mga kabutingting. At una natin gawin ito ay tester lang natin. Ito mga kabutingting ay ginawa na to. Pero hindi ako ang unang gumawa nito. Pero nakagawa na rin ako dito. Pero kalimitan noon ay wall pan. Pero lahat naman daw ay okay pa. Pero ito, hindi ko to ginawa. So ngayon, tester lang natin ito mga kabutingting. Yan, wala rin siyang reading. Ayan, mayroon. Ano kaya ang problema? Kung nakikita nyo, may reading. Pero sa number 1 ay wala. Diin lang natin. Ayan mga kabutingting, wala sa number 1. Ayan, try lang natin ito mga kabutingting. Saksak. Ayan, wala talaga sa number 1. Number 2. Ayan, umaandar siya. Pero hirap na hirap. Parang umuugong lang. So ngayon, papatayin lang natin kasi pagpabahayaan lang natin na umuugong pwedeng bumigay yung motor. Pero bakit kaya number 1 ito ay wala 2 lang at saka 3? Yan ang aalamin natin. So tatanggalin muna natin lahat ng screen at babaklasin ko muna mga kabutingting at hindi ko na videohan para hindi masyadong humaba video natin. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pag nabaklas na natin yung motor. So yan mga kabutingting, natanggal na natin yung cover. At kaya pala mga kabutingting na 1 at yung 2 at saka 3 lang ang gumagana. Dahil kung napapansin nyo mga kabutingting ay puro dugtong-dugtong na at ginampiran na lang ng wire ito. Ayan, dalawa. Pinakasira talaga nito mga kabutingting ay bushing. Pag ganunin mo ito, pag ganunin mo itong shafting, talagang maalog na yan. Kung nakikita nyo. Pero yan, natural yan. So ngayon tatanggalin lang natin yung lahat ng tornilyo. So tatanggalin ko muna yung tornilyo mga kabutingting at continue ko na lang mamaya pag natanggal na lahat ng tornilyo. So yan mga kabutingting, na baklas na natin lahat. Yan, at siguro mga kabutingting ay uulitin ko yung pag-wiring nito dahil tingnan nyo yung hitsura. Oh. Shush. Puro dugtong. Napaka sagwa tignan. At baka magsanhi pa ng sunog. So ngayon ay dito tayo sa bushing. Yan, ito yung bushing mga kabutingting. Yan talaga ang halata na talagang sira na yung bushing niyan. Dahil kung napapansin nyo, ayan yung, kung nakikita nyo yung parang full boss, yan yung kinayuran sa bushing. At kung titignan nyo yung ihi, napaka itim. Yan o, itim ng shafting niya. At ito yung nakayod niya mga kabutingting, oh. Yan, parang kung nakikita nyo ay para siyang pulbura. Yan yung pinagkayuran sa bushing. So ngayon, papalitan lang natin to ng bushing. Yan, ito na yon. At ito yung pamalit natin. Yan, bagong-bago yan, hindi yan loma. So ngayon, palitan lang natin. At harap lang ang papalitan natin ito mga kabutingting kasi yung likod nito ay okay pa. At gusto kong ipakita sa inyo kung kaya bakit nasabi kung okay pa. Kung titignan nyo yung shafting sa likod ay napakakinis pa. Hindi katulad dito sa shafting dito sa harap ay talagang nagputik siya. So titignan din natin ito kung kaya pa ba itong shafting, pwede pa ba ito magamit. So dito muna tayo sa bushing. Nangisan lang natin yung foam. Ganon din yung kabila para mamaya diretso salpak na. At kung titignan nyo yung bushing sa paligid ay wala talaga siyang kahit groove. Yan kung nakikita nyo. Okay pa talaga yung lang mga kabutingting. Yung harap lang. Pero nasa inyo kung palitan nyo or hindi para pantay. Pero ako hindi ko na to papalitan. Ito lang papalitan ko yung sarap. Ang pagkabit nitong lock mga kabutingting yan dito sa gilid, yan tutulak nyo lang pababa para malock natin yung bushing. Matigas, so pukpukin lang natin. So yan na mga kabutingting, na nakabit na natin. So iayos lang natin. So yan,
Okay na yan. So dito naman tayo sa shafting. Tingnan natin kung kaya pa ba itong linisan. Pag hindi na ay magpapalit na lang tayo ng shafting. Pero kung wala pa siyang groove, maitim lang siya, titignan natin. So liliyahin ko muna ito mga kabutingting at continue ko na lang mamaya kung kaya pwede pa bang gamitin or hindi na. So yan mga kabutingting, nalinis na natin. At ito mga kabutingting, mayroon na siyang groove konti. Yan kung nakikita nyo, pero hindi pa siya malalim. So kaya pa sa liha yan. So pwede na yan mga kabutingting. So ngayon, wirings ko lang ito. At pakita ko na lang sa inyo mamaya na pinalitan ko talaga ng wirings kasi ito ang sagwa. Tingnan, baka magsanhi pa ng sunog. Bali shortcut ko lang ko ito mga kabutingting para hindi masyadong humaba video natin kasi medyo madami-dami itong gagawin ko. Continue ko na lang mamaya mga kabutingting pagka na-wirings na natin. So ngayon assemble na natin ito mga kabutingting. Lagyan lang natin ng langis yung shafting kabilaan. So hindi na natin kailangan lagyan ng langis yung foam dahil nilagyan na natin yan kanina. Mayroon lang akong tip sa inyo mga kabutingting. Pag hindi pa naman masyadong malalim yung gasgas, kaya pa sa liha yan. Maliban na lang kung talagang malalim na yung pinakagasgas niya. So ngayon simbol lang natin ito. Ito pa rin yung kapasitor niya mga kabutingting, hindi pa naman ito sira, yung bushing lang. Yan, okay na yan mga kabutingting. Ngayon, lagyan na natin ang screen at lagyan na natin ang takip sa motor at hindi ko na ipapakita, kundi nyo ko na lang mamaya pag itatry na. Yan mga kabutingting, na-assemble na natin at huwag kayo magtataka mga kabutingting na kulay green na yung LC nyan or yung blade kasi hindi niya blade yan mga kabutingting. Kita nyo naman kanina, yan din yung nakakabit kanina. Ang LC talaga nito mga kabutingting ay 18 inches na banana type. Siguro nabasag kaya pinalitan na lang ng ibang LC. So ngayon try lang natin. Saksak lang natin ito mga kabutingting. At kung kanina ay yung number 1 ay wala, so ngayon ay mayroon na lahat yan. Number 1 yan mga kabutingting. Yan. At pagsuswing pa yan mga kabutingting. Number 2. Number 3. Yan mga kabutingting, napakabilis pa at napakalakas. So okay na yan mga kabutingting. Sunod naman natin gawin mga kabutingting dahil madami-dami ito. Ito kung nakikita nyo ay basag yung pinaka ano niya, yung siksik, yung pagsiksikan sa bakal doon na nabasag. So ito nagkausap na kami ng may-ari. Itong motor na to, gumagana naman yan mga kabutingting. Yan ang ililipat natin dito. Pero ito mga kabutingting, siguro yan lang yung ipapakita ko sa inyo ngayon na bibidyohan ko para hindi masyadong humaba itong video natin. Pakita ko na lang sa inyo mamaya kung ilan ang magagawa natin. Yan mga kabutingting, natapos na natin. Medyo natagal-tagalan din tayo dahil ito kasi may problema nito, motor, itong huling yung ano. Pero iba ang may-ari nito mga kabutingting, bali sa trabahante kasi marami silang trabahante rito. Yun yung pinakita ko sa inyo na ginawa natin. Ang problema nun ay bushing at winirings na rin natin yon. At saka ito, ang problema naman nito ay ayaw lang mag-swing. Saka ito yung stand pan na kinonvert natin sa desk pan.
At ito, linis lang ito mga kabutingting at nilangisan. At ito ay yung sinabi ko kanina na motor ang problema. So, okay na yan lahat mga kabutingting. At doon ko to tatapusin tong video na to. Doon sa paglipatan ko, may isa pa yata or dalawa, hindi ko alam kung ilan pa. Kaya hindi ko na lang lahat ipinakita sa inyo kung paano ko ginawa mga kabutingting para hindi na masyadong humaba yung video natin. So, samahan nyo ako sa kabila. Doon sa pupuntahan pa natin. Pero iisa lang din ang mayari nun mga kabutingting. Sana all maraming electric pan. So, continue na lang natin ito mamaya mga kabutingting. Pag nandoon na tayo. So yan mga kabutingting, andito na tayo. At yun yung gagawin natin. Ang problema lang daw pala nyan mga kabutingting ay umaandar pero ayaw niya mag-swing. Yan, ito yung mga trabahante dito. At yung mayari dito mga kabutingting ay yung matanda kanina si Ma'am. Hindi ko alam yung pangalan, Guerrero lang. So yan, ito yung mga isa sa mga trabahante niya dito. Marami siyang mga tauhan mga kabutingting. So yan, yun ang ayusin natin. So ibababa ko lang yun mga kabutingting dahil wala naman tayong taga video. So continue ko na lang mamaya pag nasa baba na yan. So yan na mga kabutingting, bali umaandar na siya at hindi raw nagsiswing. So tingnan natin kung hindi nga ba nagsiswing. Pero kung nakikita nyo mga kabutingting ay nagsiswing siya. Kuminto na mga kabutingting, ayaw na mag-swing. Ayan pa mga kabutingting. Yan, ilabas nyo na dapat lahat ma'am. Ang dapat ilabas para hindi ako lugi sa masahay ma'am. Anong pangalan nila ma'am? Anong pangalan nila? Ha? Yan, shout out sa'yo. Ikaw sir, anong shout sa'yo? Anong pangalan nila sir? Tino. Yan yung mayari sa kulay itim kanina mga kabutingting. Yan, shout out sa'yo sir. Ikaw ma'am, anong pangalan nila po? Nahuya si ma'am mga kabutingting. Nahiya siya. So dito na tayo sa gagawin natin mga kabutingting. Ito ay swing lang ang problema nito mga kabutingting. Kung kanina ay nagsiswing pero huminto rin. So siguro ay hindi ko na to videohan mga kabutingting. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pag nasa taas na. At marami na rin naman tayong upload nito. So continue ko na lang mamaya. So yan mga kabutingting, yan na yung ginawa natin. Nagsiswing na siya. At ang problema niyan ay ito lang. Malaki na yung butas, naglalaro yung pinion. So ito lang ang problema mga kabutingting ha. Sa maniwala kayo o hindi, ito lang ang problema. Napakalaki na ng butas. So okay na yan mga kabutingting. So dito naman tayo sa isang stand pan. Yan mga kabutingting, ay madaliin lang natin yan. Dahil yung switch niyan nasa motor lang. Pero nasa motor lang kaya napakadaling gawin. Yan mga kabutingting, una natin gawin dito sa stand pan na to. Ito na yung huli siguro mga kabutingting na gagawin natin. Check lang natin itong power cord dahil mayroon siyang electrical tape. So tanggalin lang natin itong electrical tape. So yan mga kabutingting, ito na yon. Ito mga kabutingting, bali ako na ang nakatanggal nito. So ngayon, pakita ko lang sa inyo at uulitin natin ito dahil napakadelikado nito pagka ganitong dugtong niya ay tapat. Pag natanggal yung electrical tape, sigurado yan. Sasabog at sasabog yan. So ngayon, tester lang natin. At switch lang natin yung switch niya. Yan, naka-switch na. So ngayon ay titester na natin. Yan, kung nakikita nyo ay wala siyang reading sa ating tester. So ibig sabihin, hindi dito sa cord ang problema. So ayusin lang natin itong power cord mga kabutingting bago tayo dito pumunta sa problema ng motor. Yan mga kabutingting, ayusin lang natin itong power cord. Dahil delikado yung unang nito, nagdugtong. So ganyan lang mga kabutingting dapat pag nagdugtong tayo. So ngayon, continue ko na lang mamaya mga kabutingting pag nalagyan na natin ng electrical tip to. So yan na mga kabutingting, ayos na natin yung power cord. So ngayon, tester lang natin ito ulit. Pero kahit ito naman kanina mga kabutingting, ay tinister na natin ulit. Kahit hindi pa ito nakaayos tong plug niya, ay wala talaga siyang reading sa ating tester. So ngayon, dito tayo sa motor.
Yan, tanggalin muna natin tong screen, mga kabuting-ting. At para ma-check natin yung bushing kung okay pa ba. Tigas. Dahil kaya ko titatanggalin muna ito, mga kabuting-ting, at i-check ko yung bushing dahil iba-bypass ko ito para mas mabilis lang tayo dito sa paggawa. Yan, natanggal na natin yung screen at napakalambot. Galug-galugin lang natin. Yan, walang ka problema yung ano niya, mga kabuting-ting, yung bushing niya. So ngayon, linisan na lang natin to kagad, mga kabuting-ting, para sigurado mabilis at diretso na. Yan, mga kabuting-ting, lalangisan din muna natin ito. Pero ito, mga kabuting-ting, ay napakalambot pa nito. Yan, kung nakikita nyo, napakalambot. Ibig sabihin ay walang problema yung bushing nito, pero nilangisan ko na rin. Yan, at nalinisan na rin yan. Medyo tanghali na, mga kabuting-ting. Kunti pa lang yung nagawa natin. Apat yung nagawa natin doon, plus dito dalawa, lima lang. Anim pala lahat, kasama yung kulay itim. So yan na, mga kabuting-ting, ayos na. So gagawin lang natin dito dahil okay naman yung bushing niya at napakalambot. So gagawin lang natin dyan ay linisan mo natin konti. Bawasan natin ang alikabok. Hanapin lang natin yung kulay puti na linya. So balatan lang natin ito, mga kabuting-ting, para mahanap natin yung kulay puti na linya. Yun yung kumun. Ano ko sa inyo kung bakit ang kumun ito ay kulay white. Ito yung paraan ko, mga kabuting-ting, para mas mabilis ang gawa, lalo na pagkamarami. Basta okay lang ang bushing, hindi na natin kailangan ano siya lahat, kalasin natin lahat. Yan, ito na yung puti, mga kabuting-ting. So yan na, balatan lang natin ito. Ito yung babalatan natin ay yung papuntang power cord. Ito yung nakakabit sa power cord. Kaya ako nasabing kulay puti, mga kabuting-ting, kung nakikita nyo ito, yan, kung nakikita nyo yan ay kulay puti, yan yung kumun. So ngayon, dugtungan lang natin ng wire yan, kahit anong wire. Lagyan lang natin ng electrical tape. Itong electrical tape na ito, mga kabuting-ting, ang mahal. 3M kasi ito, mga kabuting-ting, ito magandang klase talaga na electrical tape, talagang madikit. Yan, sama lang natin yan dito sa ating binalatan para hindi pangit tignan. So yan, okay na yan, mga kabuting-ting. So ngayon, dito tayo sa linya ng kapasitor. Tanggalin muna natin yung kapasitor, mga kabuting-ting. Ito, mga kabuting-ting, hindi ako sigurado kung sa kulay gray, pero hulaan na lang natin dito tayo sa kulay gray kung tama ba tong dito sa kulay gray, kung pakanan ba ito or pakaliwa. Balatan lang natin itong dulo ng dinugtong natin sa power cord. Yung kulay puti, itong kulay orange, balatan lang natin yan. So ngayon, dahil naka-switch na yan, mga kabuting-ting, ay hindi pa pala. Yan, switch muna natin sa number 1. Saka natin isaksak tong cord. Yan, nakasaksak na yan dito, mga kabuting-ting. Ngayon ay pag-tap lang natin yung binalatan natin sa starting capacitor at saka yung dinugtong natin dito sa power cord, yung kulay puti. Yan, kung nakikita nyo ay umandar na siya. So pakanan yan, mga kabuting-ting. Kung sabaga nahulaan ko lang, nakachamba lang ako, mga kabuting-ting. So ngayon, ipagtagpo lang natin yan at lagyan natin ng electrical tape. Siyempre, hugutin natin yung power cord bago natin lagyan ng electrical tape para hindi tayo makuryente. Yan, pagsamahin lang natin at pagsamahin lang natin yung tinap natin kanina. Saka natin lagyan ng electrical tape. Ito, mga kabuting-ting, number 1 pa lang yun. So ibig sabihin, dahil mabilis, hindi pa palitin ang ano noon, mga kabuting-ting, ito yung capacitor, starting capacitor. So yan, okay na yan, mga kabuting-ting. Balik lang natin yung kapasitor dito sa pinaglagyan niya. Ito, mga kabuting-ting, 250 yung singil ko nito bawat isa kasi medyo malayo-layo. Talo tayo sa pamasahe.
Pero singilan ko lang talaga nito mga kabutingting. Dapat ay 180, kaso special naman to at napakalayo talaga. Hindi tayo makabawi sa pamasahe. So okay na yan mga kabutingting. So ngayon, balik na natin itong takip niya para matapos na. Ang problema, nasaan na yung ano nito? Tornilyo. Tornilyo nito at saka yung dito. Sige. So yan, okay na yan mga kabutingting. Naka-assemble na lahat. Ayan, nasa ista na yan. So ngayon, try natin. Saksak lang natin dito. Yan, ayan mga kabutingting. Ay number one pa lang yan. Ma'am, tanawa ma'am. Para mahumanta diri ya. Ikaw yung magbabayad niyan, ma'am. Okay na ni ma'am. Number one pa lang naman yan eh. Tagalog sa taron, onja na tamag bisaya. Ah ma'am, okay na ma'am. Ma'am, sa kakaroon, onja dili na. Ah ma'am, okay na ma'am. Ah, okay na ha. Yan, subok natin mga kabutingting. Yan ay number one pa lang. Number two. Number three. So yan, okay na yan. So, okay na siguro yan. Yan mga kabutingting, dito na natin tapusin tong vlog natin sa araw na ito. Wala kasi yung may-ari dito mga kabutingting. Dahil narinig nyo naman yung pinakamayari talaga kanina ay si ma'am. Hindi ko alam kung anong pangalan. Basta ang alam ko lang namin dito ay Guerrero. Doon sa bahay na una nating pinuntahan. So dito na natin tapusin yung video na to sa araw na to mga kabutingting. At kung meron tayong natutunan sa video ito, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para mabigyan ka ng update or notification pag mayroon tayong mga bagong i-upload na video. At bago natin tapusin ito mga kabutingting, mayroon tayong isa-shoutout. Gusto ko lang i-shoutout, Manny Kabadin from Paranaque City. Hermes Suarez from Pampanga, sa Pampato, Pampanga City. Yan, shoutout sa'yo boss. At dito na magtatapos. Baka mayroon kayong gustong magbayad. Ayan ma'am, ayan mga kabutingting, babayad na si ma'am. Ayan, salamat. May tip mga kabutingting, joke lang. 500 lang to kasi dalawa yung ginawa natin. So yan, laging nag-iwan sa inyo. Nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat.